Ngayong balik eskwela na ang mga bata, uso na naman ang sharing. Pwede ng mga gamit o di naman kaya ng mga kwento, pero huwag naman sanang mga sakit. Ilan sa mga dapat bantayan kapag back to school na ang hawaan ng sakit tulad ng ubo at ang sipon. Bukod kasi sa nasa iisang kwarto ang maraming mga mag-aaral, nakakaapekto rin ang pabago-bagong panahon. Napapasa ang virus na nagdudulot ng ubo't sipon sa pamamagitan ng hangin. Pupwede rin direkta na hawakan ang ating mga anak kapag humahawak sila halimbawa sa laruan o gamit sa eskwela sabay hawak sa kani-kanilang mga mata, mga ilong at mga bibig. Ilan sa mga sintomas na maaaring kasama ng common cold na baradong ilong ay ang pananakit na lamunan, minsan may kasama rin madalas sa pagbabahin at lagnat. Posible rin silang mahirapan sa pagtulog, makaranas ng pagsusuka at maaari ding diarrhea. Kapag nahawaan ng sipon, maaari din itong magdulot ng ubo kalaunan. O pwede rin magkaroon ng ubo kapag nakalalanghap ng usok o iba pang dumi sa paligid. Kusa naman pong gumagaling ang ubo't sipon pagkatapos ng ilang mga araw, pero para mapabuti ang pakiramdam ng mga bata, maaari silang painumin ng maraming tubig. Mainam din ang mainit na sabaw. Tiyaki na may sapat na pahinga ang inyong mga anak. Kung maaari, huwag muna silang papasukin sa school. Pupwede rin po tayong gumamit ng nasal spray, iwasang makalanghap ng usok mula sa sigarilyo ang inyong mga anak at turuan din silang ugaliing maghugas ng kamay. Siguraduhin din natin na malinis ang kani-kanilang mga laruan at gamit sa school. At syempre, bigyan sila ng mga masusustansyang pagkain. Kapag tumatagal na ang mga sipon at ubo at hindi pa rin kusang gumagaling ang mga ito, kumonsulta na agad sa inyong mga doktor. Tandaan, prevention is always better than cure. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.